Time check na tayo. It's already 9:12 PM. Medyo humulas na ng konti. Hello everyone, it's me again, Lai, and welcome to another video. And if you're new here to my channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell to get notified whenever I upload a new video. So, for today's video is magre-review tayo ng dalawang drugstore concealer na hype ngayon sa market. May ginagamit ako noon yung Maybelline na Fit Me Concealer, and actually okay naman siya, naku-cover up naman niya yung mga dark circles ng aking under eye, yung mga pimple marks ko, blemishes, at iba pang mga kachismisan sa aking face. Ito na yung mga product na re-reviewin natin for today. And it's the L'Oreal and Maybelline. The first product would be the L'Oreal Infallible Full Wear. It retails at 449 pesos, lasts up to 24 hours, full coverage, flawless matte finish, conceals imperfections, it has non-greasy formula, it's waterproof, won't transfer, it has 25 shades, and it contains 10 ml. The second product would be the Maybelline Super Stay Concealer. It retails at 399 pesos. It lasts up to 24 hours. Full coverage, lightweight, smooth, seamless finish, waterproof, transfer proof, smudge resistant. It has 6 shades. It contains of 7 ml. So there you go, I can't wait to test them. Pero actually, yung isa doon, yung L'Oreal, is nagamit ko na siya dun sa previous video ko. Pero hindi ko naman siya totally na-wear test. Kaya gusto ko siyang subukan ngayon. Pero this time, i-compare naman natin siya with the Maybelline Super Stay Concealer para makita din natin and ma-test out natin kung sino pa sa kanila ang mas mag-effort or mag-perform in terms of coverage and all. Let's go! Let's try them! So, ayun guys, bali ngayon, mag-moisturize lang ako ng face and nagagamitin ko is itong Himalaya Herbals Intensive Moisturizing Cream, and yung foundation na gagamitin ko is from Revlon Instafilter. Very light lang naman yung gagawin kong base para kasi mas ma-concentrate tayo dun sa dalawang foundation na gagamitin natin mamaya. So, done na ako sa base and nakapagkilala din ako. And ang ginamit kong pangkilay is from Maybelline Defined and Blend Brow Pencil in the shade Red Brown. So, ngayon, itetest out na natin itong dalawang product na to. So, sa L'Oreal, gagamitin ko siya with the half of my face. And this Maybelline, gagamitin ko naman siya sa kabila. So, start muna tayo kay L'Oreal. So, sabi kasi ni L'Oreal, a little goes a long way, kaya konti lang muna yung i-apply natin sa aking dark circles. Pero guys, hindi na muna ako maglalagay dito sa part na to. Concentrate na lang muna tayo sa under eyes para at least matest out talaga natin yung product na to. Yan, ganyang amount lang muna yung lalagay ko sa aking under eyes. Gamit itong L'Oreal para at least makita rin natin kung ano ba yung sinasabi niyang a little goes a long way. Para at least, di ba, makita rin natin kung totoo bang a little goes a long way nga dito sa product na to. So as you can see, yung consistency niya is very thick pero hindi naman mabigat sa mata. Kaya ipe-blend lang natin siya kung okay ba yung blendability niya. Guys, gamit lang kayo ng sponge or kung ano yung gusto nyong pang-blend, pwede naman kahit ano. Nasa sa inyo yan kung ano yung prefer ninyo. So, as you can see guys, na-blend ko naman siya ng maayos. And natakpan naman niya yung aking dark circles ng aking under eye. Kaya yun na lang muna yung ilalagay natin. Tapos itetest naman natin mamaya yung kabila. Kung same application is the same coverage yung makukuha natin. Okay, done na tayo sa L'Oreal. So ngayon,
Pumunta naman tayo sa Maybelline Super Stay Concealer. Dito, try naman natin siya ulit dito sa ilalim ng ating under eye. Maglalagay ako sa same amount tulad dong kanina sa L'Oreal para makita natin kung yung coverage ay same lang din. So, in terms of blendability, parehas naman silang madaling i-blend. And lightweight din yung Maybelline kamukha nung L'Oreal kanina. For me, yung nakikita ko ngayon is parang mas na-cover nung Maybelline, ay nung L'Oreal, sorry, yung dark circles ng aking under eye. Pero kasi feeling ko, dito, kailangan pa natin ng isang application para siguro matest out natin yung coverage ng concealer na Maybelline. Try natin maglagay pa ng isang application. Concealer dito sa dalawang pinagko-compare natin. Parang parehas naman sila, pero dito kasi sa Maybelline part is nagdagdag pa ako ng isang glide. Pero ngayon, same sila ng coverage, guys. Kung nakikita nyo and kung nanonotice nyo, parehas naman na natakpan yung dark circles ng aking under eye. And tama naman yung kiniklaim nila na lightweight sila kahit full coverage sila, guys. And itetest out natin ngayon kung yung kiniklaim ba nila na nag-last ng 24 hours is totoo. Pero ako, so hindi ko naman sila matetest out ng hanggang 24 hours. Kahit at least mga 6 hours to 8 hours, itatry natin silang i-wear test. Tapos update ko na lang kayo mamaya para kung ano yung na-experience ko pa sa dalawang concealer na to. So yun guys, gagayla-gayla muna ako ngayon kasi nga i-wear test natin ang dalawang product na to. And ang time natin is 3:10 PM. So, babalikan ko kayo for my final update and final thoughts kung ano ba ang naging experience ko pa sa dalawang product na to. So, yun guys. Bye! See you later!
Sinundan ko kayo kalab, na sinama ko pa kayo sa gala ko kanina. And yung mga ibang activities pala guys, hindi ko na sinama kasi masyado nga haba na ang ating video. And comment lang kayo sa baba guys kung ano pa yung gusto nyong i-test na product para ma-test out natin and ma-wear test ulit natin yan. Time check na tayo. It's already 9:12 PM. It's almost 6 hours since nag-concealer tayo kanina. So, ngayon guys, as you can see, okay pa naman ang aking concealer. Medyo humulas na ng konti actually, pero yung concealer nandun pa rin naman. So, yun guys, punta naman tayo sa blendability. Sa blendability, okay pareho sa akin. Pareho silang easy to blend. And sa coverage naman, guys, as you notice, mas full coverage yung dito sa may L'Oreal. Unlike dito sa may Maybelline, naglagay pa ako ulit ng isang product before ko ma-achieve yung kamukha ng dito sa L'Oreal. And lightweight silang pareho, guys. Kanina kahit na full coverage sila, lightweight pa rin sila, hindi na muumuo dito sa ilalim ng mata ko yung product. So, sa dalawang product na to, siguro si Maybelline for everyday use and si L'Oreal naman for special event. Kung gusto mo ng pack na makeup, punta ka kay L'Oreal. Pero both sa akin guys, 2 thumbs up ako. So, sa price wise guys, syempre si Maybelline is mura compared kay L'Oreal. So, parang ano lang naman yung difference nila, 50 pesos, pero ito full coverage na ito. Manipis yung kanyang coverage. Kailangan mo pa nang mag-apply para makuha yung coverage na gusto mo. Punta naman tayo sa kiniklaim nila na transfer proof, guys. So, check natin kung may transfer proof ba. Kuha lang ako ng tissue. Dito tayo sa L'Oreal part. Papakita ko kung may transfer sa tissue. So yun, wala naman na transfer. And dito naman tayo sa Maybelline. Tignan natin kung may transfer din. So wala. Yung kiniklaim niya na transfer proof is okay. That's my thoughts and yun ang update ko sa dalawang concealer na yun. Kung nagustuhan mo ang video na to, please give me a thumbs up and share it to your friends para kung maghahanap din sila ng affordable na concealer, yet full coverage, I highly recommend these two. Na-wear test ko sila kanina and I personally nagustuhan ko. And kung may mga questions kayo, suggestions or recommendations, please comment lang kayo sa baba. Or kayo, kung na-try nyo na din yung dalawang concealer na to, i-share nyo sa baba sa comment kung ano yung mga naging experience nyo. That's all for today, guys. See you on my next one. Bye!